So, hi guys, welcome back to my channel. Today, magre-review na naman tayo ng isang NFT game. Anyway guys, if hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, please subscribe to my channel and also hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago nating upload. Let's go! So, welcome back mga tol, no? So, today, magre-review tayo ng NFT game and it's called Samurai Rising. Anyway, guys, gusto ko lang sabihin na bago tayo mag-start, nag-reach out sa akin si Samurai Rising to do a review about this game. And of course, bibigyan natin siya ng fair review. By the way, magkakaroon din pala ng pag-giveaway si Samurai Rising. And request ko din kasi siya for you guys para naman makakuha kayo ng NFTs on this game. And also, syempre, kumita din kayo. Alright? Anyway, gusto ko lang din i-promote yung ating giveaway, no? Yung sariling giveaway natin sa channel na to. So, I'll be giving 500 PHP for 10 lucky subscribers. So, sa mga gusto pong sumali, all you just need to do is to fill out the form and also follow the instructions indicated on that form as well para at least hindi kayo ma-disqualify, okay? Ito-draw natin siya this coming Saturday, which is November 6, okay? So, November 6 yung ating pag-draw nung 10 lucky winners ng 500 GCash. So, malapit na yan, mga tol. Anyway, guys, mag-start na tayo. So, alam ko nakita nyo na yung mga reviews ng ibang content creators. So, dito ipapakita ko naman sa inyo yung potential ng game na to and also yung income na pwede nyong kitain dito. Again, guys, I'm not a financial advisor. So, I just want to make sure na maging responsable din kayo sa mga investment nyo. And hindi porke ni-review namin, papasok kayo kagad-agad. Have your own critical thinking and make sure na pinag-isipan nyo talaga ng maigi bago kayo mag-invest sa mga ganitong klase ng platform, okay? Kasi ayoko naman na mabibigla kayo sa investment tapos, di ba? Ayoko nang ganun. Gusto ko aware kayo sa risk na pinapasok nyo kasi at the end of the day, pera nyo pa rin yan and pinaghirapan nyo yan, okay? So, napahaba na yung mga pinagsasasabi ko dito, no? But, anyway guys, so, looking onto the website, no? So, meron silang mga NFTs dito. So, kung mapapansin nyo, iba't iba yung itsura ng NFTs nila, no? Yung isa, merong aso. Yung isa nakatayo lang na may hawak na espada at saka to, hindi ko alam kung ano yan. Then ito naman, may espada tapos may hawak ding palakol. Then meron siyang bandana. So kung mapapansin nyo dito, iba't ibang klase yung mga samurai na pinepresent dito sa atin. So ibig sabihin yan, meron ding iba't ibang functionalities yan. Which is makikita natin yung mga characteristics na meron yung mga samurai na yan. Okay? Anyway guys, so dito pwede kayong mag-recruit ng samurai and then pwede rin kayong bumili ng land crates. But anyway, mapapansin nyo din dito na ang sabi is there are only 5,000 NFT general NFT cards minted exclusively with rsun. Okay? So meron silang parang Genesis cards, no? Yung mga una talaga, yung mga general talaga. And meron ding advantage yan, okay? So kunwari, na-reach na yung 5,000. Okay? Pag na-reach na yung 5,000 na general cards, hindi na pwedeng mag-mint ulit ng panibago. So, limited lang siya into 5,000. So, parang sa ibang games like Axie Infinity, di ba? Merong mga Mystic Axies or alright. So, may mga rarity na yan eh. So, kumbaga, tataas yung value niyan in no time. So, probably in the future, di ba? So, ganun kasimple. Now, may advantage kasi kapag ka naka-general NFT cards ka. So, every general can recruit Samurai NFT Battle Cards. So, ang general cards can recruit up to 30 Samurai cards, while yung Samurai cards can only recruit 10 additional Samurai cards. So, may advantage din, no? Ngayon, bakit ko sinasabi to sa inyo? Dahil later on, makikita nyo yung, yung importance, no? Ng having general cards. Kasi, pag meron kayong general cards, guys, ayun nga, hindi nyo na kailangan mag-mint ng mga panibagong samurai cards. Okay? All you just need to do is to recruit. Okay? And hindi na kayo bibili ulit. So, kung sobrang dami nyo nare-recruit, pwede nyo siyang ibenta sa marketplace and kayo yung magdidikta ng presyo. Okay? So, later on, papakita ko yan sa inyo. But, pumunta na tayo sa white paper nila. So, para makapunta kayo dito, all you just need to do is to click guide. Okay, and then mapupunta na kayo dito. So,
kung mapapansin nyo, nasa smart contract na kaagad ako. Kasi ito yung priority kong tignan. Okay? So, inuna ko na yung mga smart contract. So, ito yung kanilang contract, no? Mapapansin nyo dito na merong 20% na hindi naka-under contract, which is the burning address, which is normal naman yan sa burn address. But majority is currently under a contract. Okay? So, that's a good sign. One of the good signs na nakikita natin sa game na to. Okay? Naka-specify din kung bakit, kung para saan yung mga information na nandyan. So, same with influence token. So, kung mapapansin nyo dito, majority din nakalock. So, ito, ito yung isang unknown wallet. So, anyway guys, naka-indicate din yan sa white paper nila. No? So, pag pumunta kayo dito, mga tol, sa rsun, okay, naka-indicate yung magiging flow ng ecosystem nila. So, let's say sa rsun, ito yung governance token nila. Ito yung ginagamit sa recruiting. Pwede rin sa solo staking, ape swap farm, land minting, and internal marketplace. So, rsun yung pambili natin. Okay? Then, tokenomics. So, makikita nyo dito na a 3% buy tax and 6% sell tax are levied on all rsun transactions. So, 1% BUSD reflection, 2% game development and marketing, which is mapupunta siya sa ating pools as well. No? So, na-audit na rin siya. So, ito yung result ng audit sa atin. So, high severity issues, wala naman na nahanap, no? So, naging maganda yung audit ng ating tokens as well. And then, liquidity tab, okay, nandito naman siya. So, ito yung liquidity address, which is nakalock, which is actually good. Okay, and ma-unlock nila yan July 2022 pa, which is possibly next year. So, possible around 7 to 8 months yung liquidity lock na ginawa nila, no? So, ibig sabihin, magiging maganda yung flow ng market. Kasi nga, one of the good things na napansin ko dito is yung ecosystem talaga niya. So, iikot talaga yung tokens in the game dahil yun yung main requirement for you to be able to also invest on additional cards if you want to, kung isa lang yung card mo, no? So, depende. Depende pa din. So, anyway, guys, ito yung information sa top holder list. Okay? So, naka-indicate dyan kung para saan yan. So, kanina, di ba, nakita natin dito, merong burn address. So, ayan, no? So, ayan, guys, oh. Kung makikita nyo, so, ito is para sa liquidity. And then, ito is marketing wallet. So, yung hindi naka-under contract. So, same with INF token as well. So, ganun lang siya nag-work, mga tol, no? Pinapakita nila dito and transparent naman sila in terms of the contract information. So, i-exit na natin to. Okay? Now, pumunta naman tayo sa roadmap nila. So, yun yung mga inuuna natin muna, no? Bago yung gameplay. So, quarter 3. So, ito na yung mga nagawa nila up to September. And then, ongoing nila right now is ito. So, marami-rami pa. Okay? So, aabangan natin dito yung integration ng website nila, no? Kasi parang yung UI nila, i-overhaul nila yung UI nila to provide us with a better experience. Aside from that, limited edition samurai packs, okay? And then, partner sponsorship game tournament, which is maganda yan. Kasi parang Yu-Gi-Oh yung concept neto, guys, eh. Kumbaga, pagalingan, anticipation at as well in terms of the battle. So, kailangan ma-anticipate nyo, guys, kung ano yung ititira ng kalaban nyo para hindi kayo matatalo. Okay? So, anyway, guys, Samurai Card Decentralized Sponsorship Loan System. So, pwede rin kayong magpahiram ng inyong cards dito, no? Or yung mga NFTs nyo, no? Pwede kayong magpa-scholar dito, to be exact. Okay? So, mamaya explain ko kung paano yung scholarship process. Okay? And then, aside from that, meron pa silang mga project this coming November and December. So, maganda yung ganito, no? Naka-indicate per month kung ano yung ginagawa nila. Okay? Naka-indicate dito. Unlike yung iba kasi, sasabihin na quarter 4, tapos lalagay dun yung mga details, tapos hindi naman naka-indicate kung anong month nila tatapusin. So, tayong mga investor, nangangapa tayo kung ano yung gagawin. So, dito, in-indicate nila to make sure na
magiging aware tayo sa process or sa progress na ginagawa nila in the game every month. So, which is a good job, okay, para sa team, no? Kumbaga, mas okay yung ganito. Nilalabas nila yung ginagawa nila para aware din tayo, no? So, as of the moment, hindi pa rin sila tapos sa October, so late na sila, okay? But then again, guys, syempre, mahirap mag-develop ng game, eh. Hindi naman ganun kadali, di ba? So, let's just give them time, but anyway, nasa November na tayo, so dapat ito na yung pinapriority nila. Which is, ang sabi naman sa akin ng developers is malapit na rin ma-release yung regarding sa land, okay? So, anyway, meron na tayong land, no? So, hopefully, ma-release na rin siya para mapakita rin natin yung actual na play-to-earn mechanics ng land nila. So, aside from that, ito, December. But anyway, yung 2022 roadmap, hindi pa naman nare-release to. Okay, wala pa naman. So, abangan na lang natin yan, no? So, dito, guys, meron din silang guides. So, ito yung monetizing gameplay. So, sabi dito, pwede kang kumita. Kunwari, you're on the winning side, no? Max INF na pwede mong kitain is 60 INF, okay? In the top tier. And then, for the losing, max 30 INF per game. Now, based sa nakita ko din sa mga review ng ibang content creators, the possible times that you can be in a game is 36 times or 36 games in a day. So, syempre, pasipagan pa din, no? Mabilis lang naman yung rounds, no? Hindi ka naman naabutin siguro ng buong 24 oras para lang matapos yon. So, you can play 36 games and you can gain 60 to 30. Okay, INF. So, if you're always winning, let's say for example, 60 INF, okay? Times natin siya ng 36 games. So, meron kang 2,160 INF tokens na i-convert mo siya. Okay, i-convert mo siya mga tol sa rsun, kasi yung rsun yung main token natin. So hanapin natin dito yung INF. Yan, so si INF at saka si rsun. So let's say meron kang 2160. So ang potential na malito 2160. Yan. A potential na income mo is $16 or 16 BUSD. Okay, ang 16 BUSD is around 800 kung lagi kang panalo. Okay? Paano kung lagi ka naman talo? So siguro ang kikitain mo lang is 30 times mo ng 36, 1080. So around 800, and then pag lagi kang talo around 400. So 400 pesos to 800 pesos per day. Okay? So dito guys, no, ang minimum requirement is at least 3 cards, okay? So kunwari, meron kang 3 cards na pwedeng gamitin, you will be able to maximize as well. Kasi syempre, kapag ang card mo is iisa lang, no, pag natalo 'yon, automatic talo ka na talaga sa game na 'yon. So anyway, mas okay kung multiple cards yung gagamitin mo para you have an option, kasi nga strategy game to, eh. So you have to be able to foresee kung ano yung ititirang card ng kalaban mo, which is makikita mo naman yung mga cards ng kalaban mo. Meron kang 2 cards na nakashow sa kalaban mo, and meron din siyang 2 cards na mapapakita sa'yo. So aside from that, okay, pwede rin kayong kumita by being the top player. So mabibigyan kayo ng reward, okay, ng arson tokens kapag nasa top kayo palagi. So depende yan sa kung ilan yung bibigay ni devs, no, sa atin in terms of the rewards, no, kapag ka top player tayo dito. So aside from that, pwede rin tayong magbenta ng mga NFTs. So, paano tayo makakuha ng additional NFTs nang walang ginagastos? Okay? All you just need to do is to have at least 3 cards, no, na pwede nyong magamit din for the recruiting process. Okay? So, I think ang ibibigay nyo dito is actually the tokens itself. So, makakaipon naman kayo ng INF tokens, tama ba? So, isa-swap nyo lang siya, and then yun yung gagamitin nyo for the new recruits.
Okay, so if you want to expedite, no, mga tol, yung options nyo to earn, mas better din kasi na pwede rin kayo magbenta ng character sa marketplace kasi ang floor price is medyo mataas din as well. And talagang magiging profitable tayo kapag binenta natin sa marketplace. So, you have an option naman, okay, on what to do when it comes to your income and also to your cards. So, if you want to keep it, okay, and then kung gusto nyo namang ibenta, mas okay din. So, tingnan nyo naman, sa marketplace, no, pwede kayong magbenta dito. So, after purchasing rsun, you will be able to buy Samurai NFTs on Samurai Rising Marketplace. Here, you can browse Samurai Cards and Mysterious Samurai Crates. So, you have an option. Pwedeng card na yung bilhin nyo, pwedeng crates mismo. So, sa crates, of course, sa palaran yan. So, random yung lalabas. Pero, sa character mismo, makakapili na kayo kung anong rarity yung gusto nyo. Pero nandun na rin yung price, no? So, depende kung anong trip yung samurai na bilhin, no? So, anyway, aside from that, no? So, meron din sila ditong information regarding staking. So, yield farming. So, thanks to the partnership with ApeSwap, we use the farm to primarily incentivize users to provide liquidity for rsun by rewarding them banana. So, may mga nag-i-stake din dito, no? So, click nyo lang yan para automatic mabigyan kayo ng information regarding on how you will be able to stake. Okay? So, meron silang solo staking and then ApeSwap pool as well yung rsun. So, dito, pwede rin kayo mag-stake dito. So, ang returns is nandito rin, naka-indicate. Alright? So, governance. So, the Rising Sun ecosystem is ultimately governed by the community dahil nga, mga tol, sa mga features na binibigay nila sa atin, no? Like yung staking, yung NFT marketplace. So, technically, tayo yung nagde-dictate ng price sa marketplace. Okay? And then, kung mapapansin nyo din dito, they also listen to the community, no? They also listen to the community para mas ma-improve pa yung token. So, nandito naman yan. So, makikita nyo yan, mga information na yan dito. Okay? So, Samurai Cards and NFT. So, ito yung itsura ng mga samurai nila. So, Samurai Cards. So, ayan. So, mapapansin nyo dito, guys, na per card, merong statistics dyan and meron siyang rarity. So, dito may rarity siya and meron din siyang level. So, for example, level 2 tapos rarity 3. Then, meron din siyang element dito. Okay? So, ipapakita ko naman sa inyo later on yung gameplay. So, i-try na natin yung gameplay niya, okay? So, kung mapapansin nyo, naki-indicate din pala dito yung sa tier nyo. So, kunwari, tier 3 kayo, no? 191 plus yung magiging dex score nyo. So, mamaya titignan natin yung actual, no? May mga information naman dito. So, try natin, buksan muna yung mga NFT crates na binigay sa atin. Shoutout pala kay Sir Aslim, siya yung kumontak sa akin regarding this NFT. So, shoutout sa iyo, tol. Maraming salamat. Okay? Binigyan niya tayo ng opportunity to try out the game as well. Okay? So, punta tayo sa My Card Crates. So, syempre, connect nyo muna yung wallet nyo. Pero sa mga gusto palang bumili, no, pwede kayong pumunta dito sa marketplace nila. So, nandito naka-indicate yung mga presyo. So, tingin tayo ng mga price muna dito, no? So, connect nyo yung wallet nyo. Ang pambili dito is rsun, okay, mga tol? Pero, pwede ring BNB. So, ayan, kung mapapansin nyo, naka-indicate dito yung kung anong rarity siya and kung anong level siya, no? So click nyo lang para makita nyo yung details. Ayan, okay? So ito yung example ng mga characters dito. So ang presyo niya kung napapansin nyo is 0.14 BNB. So yan yung floor price. So punta tayo ng Binance, no? Check natin yung price ng BNB. So, 0.14. So, around 3,000 sa isang card. So, dito pwede kayong mag-compose ng iba't ibang klase ng team with higher rarity and then with lower rarity. Siyempre, card game siya eh. Kumbaga, hindi naman makikita agad-agad lahat ng cards mo eh. Diba? So, for this one, you have to also make sure na meron kang higher rarity na pantapat kasi baka mamaya machempo ka sa mataas na rarity din. So, matatalo ka. Okay? Ang tendency is
malakas yung chance na matalo ka. Okay? So dito pwede kayong pumili, pwede rin kayong mag-filter dito eh, 'di ba? So ayan, mag-filter lang kayo kung anong element kailangan nyo. So dapat iba't ibang element din para meron kayong pangontra sa element na meron sila, no? Kasi meron dong parang circle sa baba, like on the right corner, lower right corner ng game. Okay? Meron dong indication kung ano yung malakas na element sa element na to. For example, nandito yan sa ano eh, sa baba. So for example, sa fire, mas malakas siya sa earth. Si earth naman, mas malakas siya sa wind. And then si wind naman, tatalunin niya si water. Then si water, tatalunin niya si fire. So paikot siya, no? So ito yung strong against and then yung weak to, mga tol. All right? So at least makikita niyo, mas maiintindihan niyo pa. So mag-approve muna tayo, no? Approve create opening. So approve natin. So 6 pesos lang yung pag-a-approve. So antayin lang natin 'yan, mga tol. So dito, depende sa composition nyo, no? Siguro mamumunang kayo ng at least 25 to 35,000. So parang nung umpisa sa Farmer's World, no? Ganun lang yung puhunan niya. Okay, but then again, the potential kasi ng game na to is also big. Okay, malaki yung potential niya. Especially, limited lang din yung mga NFTs, eh. Yung mga cards itself, no? So, bukas tayo ng isa. Confirm. Bubuksan muna natin sila, no, mga tol. And then, babalikan ko kayo. Alright? So, yun mga tol, no, nabuksan na natin yung card crates natin. So, saan nga ba kayo bibili ng card crates and also ng mga samurai, no? So, kung ayaw nyong itry yung luck nyo pagdating sa mga crates, so, pwede kayong pumunta sa marketplace. Okay, dito kayo makakabili ng samurai. So, be mindful about the elements and also the tiers, pati yung level, kasi importante rin yan. No, it will play a big part. So, tayo kasi crates yung gamit natin. So, hindi tayo pwedeng mamili. So, ito yung mga crates price naman. So, ayan, tingnan nyo lang dito. Naka-indicate naman yung mga prices, mga tol. So, depende na sa inyo kung ano yung trip nyong bilhin dyan. Okay? Pero, ang minimum is sa crates is 0.2241. Okay? Which is 6,000. And then, sa ano naman... Sa samurai naman, ang minimum is 0.13818 or 18. So, around $73 or $74 to be exact. Mga siguro around 3,700. Okay, mga ganyan. So, hindi ako magaling sa math, mga tol. So, kung mali yun, bahala na kayo dyan. Okay. Well, anyway, punta na tayo sa gameplay. So, sabi dito, mga tol, you have two ways to possibly make money on this game. So, pwede nyo siyang laruin, okay? Or pwede nyo siyang gamitin for recruiting. So, para mas dumami yung mga samurai nyo, pwede nyo siyang gamitin sa recruiting. But, hindi nyo siya magagamit sa isang mode. So, mamimili kayo, no? So, ako, suggested ko na pwede nyo gawin is pumunta kayo dito sa play, laruin nyo muna, okay? Mag-ipon kayo ng INF tokens and then, may requirement kasi yung recruitment, mga tol. So, mamaya papakita ko naman sa inyo. So, laruin muna natin siya para makita nyo yung gameplay. Okay? So, ayan. By the way, sa mga gusto palang magpa-scholar dito, no? All you just need to do is, pag-clinic nyo yan, ibigay nyo tong link na to. Kasi ito, guys, is a one-time login link. Okay? So, hindi nila magagalaw yung mga cards na meron kayo dyan. Okay, one-time link to. So, every time na magla-login ka, kailangan mo i-select yung deck. Okay, so select mo yan and then may two options ka. So, I strongly suggest na play opponent yung piliin nyo. Kasi pag play bot, mababa lang yung rewards dito. So, dito kayo. No? Now, you have two possible potential incomes on this one. So, pag natalo ka, meron kang 20 INF and then pag nanalo ka naman, meron kang 50 INF. So, ayun yung potential income niya. So, check natin kung mananalo tayo dito, no? So, hindi tayo mananalo dito. Mas matataas yung level at rarity niya, mga tol. So, ayan. suke. Ito rin yung nakalaban ko kanina, eh. So,
Ganun siya. So, kahit talo tayo, guys, may reward pa din naman tayo nakukuha. Now, gusto ko rin i-indicate sa inyo, no, na merong energy dito. Now, ang regeneration time niyan is 25% every 6 hours. Okay, every 6 hours 'yon, 25%. So, para ma-maximize niyo 'yon, okay, every 6 hours kayo gumising para magagamit niyo yung 40 energy niyo. Okay? To palo the game. Pero pwede din naman every 12 hours kung gusto nyo. Kasi dalawang 40 lang naman yon. So, around 80. Now, ang default is 160 kapag lima yung heroes nyo or lima yung character nyo. Pag isa lang, 100 lang. Pero mababa din yung base reward kapag nananalo and natatalo. Okay? So, the more na marami kang samurai, the more nadadami yung energy mo, the more na mas kikita ka ng INF tokens. Okay? So, isa pa ulit, no? Laro ulit tayo, no? So, select natin yan. Sana hindi na yun yung kalaban natin. Kasi mamaw yun, eh. So, sa tayo kasi, mga basic heroes lang yung nakuha natin. Or basic tiers lang yung nakuha natin. So, I'm hoping na manalo naman na tayo, no? Kasi, ayun, dali tayo. Meron siyang water. Oo, may water siya, mga tol. GG tayo dito kasi water na lahat ng element niya. So, di na tayo mananalo dyan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung kontrahan ng elements. And alam ko, napakita ko na siya sa inyo sa white paper. So, tandaan nyo yan, no? So, ganun siya kasimple. So, meron tayong 302 INF. So, tingnan nga natin ulit. Play opponent tayo. So, tingnan natin kung mananalo ba tayo. Or matatalo. So, tignan natin ito mga tol, no? Ay, ito, napili natin. Grabe, lakas naman ng card niya. GG tayo. Kontra niya lahat ng element ko. Oo, kontra niya lahat ng element ko mga tol. So, ayan o. So, roughly, ang kitaan dito is around 100 PHP. Kung lagi kang talo, mga around ganun lang yung kita mo. Okay? Kasi ang computation dito na nakita ko is ang 300, let's say ang INF, 320 lang yung makukuha mo sa loob ng isang araw. Kapag ka na-maximize mo yung 160 energy. Okay? Kasi nagre-regenerate naman siya, diba? Pero yun nga. So, ang games lang na kaya mong laruin sa loob ng isang araw is 16 times lang. Okay? Now, pagka nagdagdag ka ng isa pang card, yun, aangat na siya ng 200. Kasi 6 na yung cards mo. Pero ang default sa 5 is 160. Then, pang-6 onwards, automatic yon, plus 40 energy na yon. So, yun ang kitaan natin dito. Pagka panalo ka naman, ang kitaan mo naman is around 300 PHP per day. So, let's say for example, mamumuhunan ka. No? Like, yung mga basic lang yung kukunin mo. So, kunwari ito lang. Hindi ka naman masyadong ano, kumbaga hindi ka after dun sa element. So, 73, let's say $80 na lang, no? $80 times mo ng 5, mga around $400 yan, tol. Or equivalent to 20,000. Ang kita mo per day, let's say, lagi kang natatalo, is around 100 PHP. So, medyo matagal-tagal yung magiging ROI mo. Now, you have a second option. So, instead of laruin mo siya, no? Ang gawin mo is mag-recruit ka na lang ng samurai. So kanya-kanya naman tayo ng option eh. Especially for me, ang ano ko lang, nakuha ko lang mga ano lang eh, mabababang tier. So ang diskarte ko dito siguro is magre-recruit na lang ako ng battle cards. So para makapag-recruit ka, kailangan mo ng 12k na rsun. Ayun yung ano eh. So seselect mo dito. So ito, seselect ko tong mga to. And then, dito nakalagay mga tol kung ilan yung kakailanganin mong balance, no? So, meron tayong 12k arson token. So, pwede natin siyang gamitin for recruitment. Okay, so, ayan, insufficient nakalagay dito. So, INF pala yung kailangan natin, no? 12k na arson tapos 1.8 na INF. So, bibili rin tayo ng INF, no? So, ayan, bili tayo ng INF dito. So, bali, ang kailangan nating INF is
1,200. So around 5 USD, no? Around 5 USD. So bale ang gagastusin mo pagka magre-recruit ka mga tol is around 1,000. Mga 1,000 PHP, no, para makapag-recruit ka ng bagong samurai. So ang gawin mo, kunwari may ganung cards ka na, no, number of cards ka na, mag-recruit ka na lang ng samurai. And then syempre kapag mas maganda 'yung samurai na nakuha mo, mas mataas ang rarity mga tol. Eh di ang gawin mo doon, ibenta mo or kaya ibenta mo 'yung mga may hina mo. And then mag-recruit ka lang ng mag-recruit, no? Kumbaga additional source mo na 'yon. And then pag nabenta mo naman 'yung isa, pwede mo na lang gawin, i-recruit mo na lang ng i-recruit. Now, ang recruiting time niyan is 2 days. Now, kapag nasa under recruiting 'yan, 'yung dalawang hero na lang 'yung matitira sa akin for the application or for this play to earn mechanic, no? So, depende naman sa akin kung ano yung trip ko. Pero, pag sinalang mo sila doon sa recruitment, mga tol, it will take them 2 days. Okay? It will take them 2 days para makabalik sa'yo. So, again, guys, depende sa inyo kung ano yung magiging trip nyo na pagkakitaan dito, no? Kung mas okay sa inyo yung pagre-recruit, additional 1,000 yon. Okay? Pero, every time na naging successful yung recruit nyo, is makakakuha kayo ng additional na samurai. Okay? So, pretty much yun lang naman yung mga ways to earn dito as of the moment. Pero, may mga lalabas mang features lang, like yung sa land. Okay? And, gagawa natin ng content yan, guys, para ma-explain ko din sa inyo kung paano kayo kikita sa lands. By the way, sa mga gustong sumali sa giveaway na Samurai Rising, okay? Just hashtag BMGamingTV Rising, okay? Hashtag BMGamingTV Rising. Ito na lang yung gamitin yung, ano, no? Para makasali kayo sa giveaway ni Samurai Rising. So, mamimigay siya ng NFT for the viewers as well. Alright? So, yun lang mga tol. And shoutout kay Mr. Ace Lim. Siya yung nag-introduce sa atin ng Samurai Rising as well. So, shoutout sa iyo tol. Maraming salamat din, no, sa pagpapakita mo ng game sa amin. So, anyway guys, yun lang. And, peace out.